Nagsimula na pong mawalan ang tubig sa lungsod ng Muntinlupa kaninang alauna ng madaling araw sa Tondo, Maynila. Nasa 200 barangay naman ang maapektuhan ng water interruption hanggang sa araw ng Miyerkules po yan. Kaya hatid natin doon ang libreng patubig. May live report si Susan Enriquez. Susan. Yes, Ivan. Alam mo, 200 barangay dito lamang sa Tondo, Manila ang maapektuhan itong magaganap na water interruption. Simula mamaya alauna ng hapon dito ho sa ating kinalalagyan sa barangay 184 sa kanto po ng Juan Luna at Hermosa. At kaya ho kailangan yung mga kababayan natin, samantalahin nyo na po yung supply ng tubig, yung rasyon ng tubig ngayong araw nito dahil nga doon sa ipatutupad na rotational water interruption doon sa mga lugar na apektado nito mga proyekto. Ay, alam mo yung kinatatayo ko ngayon eksakto, dito yung magkakaroon ng realignment itong mga tubo nitong Maynila at nandito din naman yung tatama kasi dito yung flood interceptor nitong DPWH at para malinawan natin bakit ba ang laki-laki ng lugar na mawawala ng supply ng tubig simula ngayong araw nito. Si Ginoong Ronald Padua ang head ng Water Supply Division ng Maynila. Sir, good morning. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga nanonood. Mr. Padua, hindi lang isa kundi napakaraming barangay, malawak yung lugar. Bakit ha napakarami ng lugar na mawawalan ng supply ng tubig starting ngayong araw na to? Ito po kasing tubo na ito. Ito po ay 2.2 meters in diameter. Ito po ay tinatawag naming trunk line na siya pong nagsusupply ng almost 40% ng aming mga customers mula po doon sa aming treatment plant sa La Mesa. So ang tubig po na dumadaloy dito sa tubo na ito ay umaabot po hanggang Cavite on a normal situation. So 40% pala yung nanggagaling dito. Anyway, paano pakilarawan mo nga Mr. Padua, paano yung gagawin doon sa tinatawag na realignment para mas madali maintindihan ng mga kababayan natin bakit kailangan magkaroon ng stoppage doon sa kanilang mga bahay-bahay? Okay, bilang pasimula po, kasi po yung DPWH natin, meron po sila isang malaking proyekto, yung flood interceptor nga, yung drainage line na kukolekta ng tubig, mga tubig baha mula sa Espanya. Ito po yung babagtas nitong Calle Hermosa at tatawid dito sa Calle ng Juan Luna. Nagkataon lamang po nung matapos nila yung yung final alignment ng drainage, meron po kaming isang malaking tubo nga, itong 2.2 meters na nakaharang dun sa kanilang alignment. So kinakailangan po namin gawin yung realignment or kailangan po namin ipailalim yung aming tubo dito sa drainage line na ilalatag ng DPWH. At para maisagawa po namin yung activities na yon, kailangan pong wala pong dumadaloy na tubig dun sa tubo na malaking tubo na yon. At in the process, magkakaroon nga po nitong water interruption na ito. Okay, so hanggang kailan po ito ang gagawin na ito? So magsisimula po mamayang alauna ng hapon at matatapos po kami Webes ng hapon. Paano mga ginawa natin mga measures para doon sa mga maapektuhan mga kababayan natin? Yung mahirap, yung walang tubig, ano gagawin ng Maynila? Okay, noon pa man po ay nagbigay na kami na base sa aming mga customers na mag-ipon ng enough lang po na tubig para sa kanilang paggamit. At meron din po kaming mga 35 water tankers na umiikot. At pwede po silang tumawag sa aming hotline 1626 para po sa schedule. Okay, maraming salamat. Sige na, Ronald Padua, ang head ng Water Supply Division ng Maynila. So mag-ipon na po samantala, dumating na ho dito yung mga truck ho ng bumbero para ho doon sa ating servisyong totoo dito ho sa bahagi ito ng Barangay 184 sa Tondo, Manila. Balik muna sa Ivan. Maraming salamat, Susan Enriquez.